Talagang masaya akong makasama ang ating susunod na panauhin ngayong gabi. Let's all watch this. Nagsisimula pa lamang siya sa mundo ng showbiz. Magpasa hanggang ngayon, patuloy siyang hinahangaan hindi lang sa kanyang husay sa pagiging aktres, TV host at singer, kundi sa kanyang pagiging bukas at totoo sa kanyang mga pinagdaraanan sa buhay. Nagsisilbi siyang inspirasyon sa lahat dahil sa kabila ng mga kontrobersiyang kanyang kinakaharap, kaya niyang manindigan sa kanyang paniniwala. At siya ang patunay na walang hindi gagawin ng ina para sa kanyang mga anak. Yes, sabay-sabay nating salubungin ang nag-iisang queen mother in the Philippines, Carla Estrada! Yes, hi, Tika! Hi, Tony! Good to see you again! I know! Parang naninibago yung mga kababayan natin kasi sanay silang nakikita ka sa umaga ngayon sa gabi. Kasi parang ang dami na nangyari nung huli tayo nag-usap, naalala mo. Oo, kasi that was before election pa. Oo, pero ang dami na nangyari, ang dami na nabago, hindi ba? Yes, ang dami. Nung iniisip ko, parang hindi ko kaya isipin. Ang dami. Hindi, kasi ngayon, magbibigay tribute tayo sa mga single mothers. At syempre sa Pilipinas, kung may sinasabing kilalang kilala na single mother, kaya ka nga naging queen mother. Kasi naitaguyod mo yung apat mong anak. Yes. Pero yung maitaguyod mo yung apat na bata na ikaw lang, kahanga-hanga yun, di ba? Kasi sobrang dami nung pinagdaanan. Ilang taon ka naging mommy? Yeah, you were? I was 20. Kasi yun yung 20, yun yung kinikilala mo palang sarili mo, inaalam mo palang kung ano yung mga gusto mo sa buhay, kung yung mga dreams mo hindi pa malinaw. Oo, at na-shortcut ko. Naudlot. So, naudlot yung mga patupis. Kasi nga, biglang may surprise. Biglang may umumbok eh. Umumbok yung chance. So, nagpalaki din kasi ako ng mga kapatid at ng mga pamangkin. So parang prinepare ako ng Panginoon na talagang mag-alaga ng bata. Kaya nung nalaman kong buntis ako, imbes na mag-alala ako sa career na meron ako nung panahon na yan, na-excite ako. Ako lang na-excite. Lahat na stress. Na-stress sa producer ko, manager ko. Diba? Ako lang na-excite. Na-excite ka kasi? Na-excite ako na merong mabubuong tao sa tiyan ko. Ngayon, ang aalagaan ko, anak ko talaga, hindi mga kapatid. Hindi ko nga alam paano ako napunta sa pag-aartista, eh talagang inahin talaga ako. Pero may takot. Magulo. Actually, hindi ko nga alam yung word na stress nun eh. So, hindi ako na-stress. Takot. Yun ang alam kong feelings na nagagamit namin before nag-alala. Yung takot ko, kung paano ko malalabas sa ospital. Dahil kulang yung ipon. Nung time na nalaman mong buntis ka, mag-isa ka lang, pumunta ka sa ospital. Tapos umiiyak ka all the way na nagdadrive yes, ka pa uwi. Yes, oo. Tapos nakakita ka ng sign. Nakakita ako ng sign. Yung si Jesus, yung meron siyang hawak na baby, tapos may nakalagay na life. Parang life is not a choice. Parang something like that. So parang sabi ko, it's a sign na ituloy ko. Kasi yung iilang taong nasabihan ko, isa lang yung sinabi na mag-uumpisa ka pa lang, ang dami mong projects. Anong ginawa mo? Pero yung naramdaman ko na yun talaga ang nakatalaga sa buhay ko, maging nanay. Anong pinaka-fulfilling para sa'yo? Kasi ibang stage ka na ngayon sa buhay mo, di ba? Dahil yung mga anak mo, grown-ups na lahat. Si Carmela, Carlito, si Maggie and Danielle. Nasa ibang stage ka na ng pagiging single mother kasi mga grown-ups na sila. Di ba? Alam mo, Tony, masaya. Akala natin ang hirap pagkapanganak. Gising ka every 15 minutes, lalo na pag hands-on mother ka. Tapos nagpapalaki ka, konting takbo, nasa stress ka, baka mabagok. Minor lang lahat yun. Kumbaga yan lang yung mga first, second, third steps. Depende kung ilan ang anak mo. Pero pagdating nila ng teenager, ibang storya. Kasi meron ng pagsagot. May pagkapala-answer na. May diba? Pagsagot, may pagtitig, may pagdabog. Oo, may pagdabog. So, meron ka rin paghila ng hair. Pagkurot ng nakapag-inis, di ba? Pagsigaw. Oo, at higit sa lahat, pag-high blood. Yung pag-high blood mo yung talagang hindi kinakaya eh. Dadagong-dong yung buong bahay pag sumigaw na yung mood. Correct. Mudra. Parang para silang nakakita ng
tigre. Parang mga dagang nakakita ng tigre, diba? Naging dinosaur na yung mami ko. Oh, diba? Pero alam mo, yun yung pinag-uusapan namin ni Ate Carla. Dati ko pa sinasabi yun sa kanya. Sabi ko, paano mo napalaki yung apat mong anak na ikaw lang mag-isa, pero lahat sila sobra yung takot sa'yo? Kasi diba pag mag-asawa ka, may good cop, tsaka bad cop. Pero ikaw lahat yun, na-morph mo yung sarili mo, naging 2-in-1 ka. Paano mo na-balance yun? Hindi lang 2-in-1. Tinalo ko ang coffee na 3-in-1. 7-in-1? Oo. Paano mo na-balance yun? Kasi wala naman nagturo sa'yo nun. Kung paano magpalaki ng apat na anak, paano magpalaki ng dalawang lalaki, dalawang babae. Ang malaking tulong sa akin, nandyan yung nanay ko na kasama kong nag-alaga. Siguro yung pagiging masayahin ko, ang laking tulong. Mm-hmm. Dahil may mga pagkakamali din ako sa mga anak ko habang nagpapalaki, ha. Masyadong bata akong naging nanay, eh. Bata, so parang naging barkada? Parang naging barkada ang tingin ko sa kanila, mga kapatid. So nung mga bata sila, nakikipaglaro ako ng basketball. But malaking bagay na maging close ang mga anak sa'yo, pag-iisang kama lang kayo natutulog sa gabi. Diba? Sa kabilang singit ko, nandun si Daniel, nasa kilikili ko si Maggie, si Carmela, nandun sa paa. Kaba doon mo sila kinakausap sa gabi? Doon ka nagkukwento ng mga... Well, before Daniel Padilla, nakatira lang kami sa isang condo na may isang kwarto, na yun lang yung may aircon. So, wala silang choice. And doon kami lahat. Hindi mo nga malalaman na yun, eh, na nagkakasya kayo at nakakatulog kayo ng mahimbing. Yung ganong bonding, we are really bonded ng mga anak ko. Paano yung sa discipline? Sa discipline naman. Namamalo ka ba? Nang bongga. Kay Carlito at saka kay Daniel. So, pagka nagalit na ako kay Daniel, si Carlito kailangan madamay. Bakit? Ganon talaga. Para balanse. Kunyari, magalitan si Daniel, si Carlito, naka ganon. Ikaw din, ha? Ganyan. Oh, yeah. Kaya... Damay-damay na to. Kasi damay-damay talaga. Uh-huh. Pero wala naman akong disiplina talagang malala. And binusog ko talaga sila ng mga sayings. Wow. Ano ang pinaka-tumatak na saying sa mga anak mo sa tingin mo na sinabi mo sa kanila? Na huwag silang magdadalawang isip tumulong. Yun lagi. Yun lagi. Gano'ng kahirap yun for you as a mother, yung pinagdaanan mo during the campaign season? Kasi ito never na-discuss, never mo na-open sa public. Dahil alam ng tao na magkaiba kayo ng anak mo na si Daniel ng paniniwala. The entire campaign season, hindi kami nag-uusap ng tungkol sa politika. Just the first day na magsa-start akong mag-campaign, na pinatawag ko yung mga anak ko and sinabi ko na lahat. So, nung nasabi ko na lahat nung unang araw na yon, I felt na hindi ko na siya kailangan pang ulit-ulitin sa kanila. Na-realize ko na matibay kami, na itanim ko sa pagkatao ng mga anak ko, na dapat inuuna mong mahalin ang pamilya mo. Na dapat inuuna mong suportahan ang damdamin ng pamilya mo. Hmm. Bilang isang single mother, when you look at your children, how does it make you feel? Na ito yung mga napalaki kong bata, ito na yung ginagawa nila ngayon, ito na yung na-achieve nila. Sobrang grateful lang kay Lord. I was really guided because pinilit kong linisin ng mabuti yung kalsada kong magulo na ang daming nakaharang nung mga panahon na yun. Pero pinilit ko siyang linisin para sa mga anak ko. Kaya siguro din binigay ito. No. Hoy, waterproof ba tong ano? Hindi ka umiiyak, di ba? Matapang ka. Pero iba talaga pag iba, pagdating sa anak. May maganda kang sinabi sa akin dati na sabi mo, ngayon sa buhay mo na-realize mo yung mga pangarap mo na naudlot, yung mga anak mo ang nagtupad ang pa. Nagpatuloy. Di ba? Yung dream mo for yourself, nagawa ni Daniel, yes. Nagawa ni Carmela, nagawa ni Maggie. Minsan kasi yung dream mo, hindi mo naman yun para sa'yo. Pinakamasarap kong naramdaman na yung mga anak ko yung tumupad lahat ng pangarap ko. So yung first time na nag-araneta ni Daniel na punong-puno. Iyak ka. Sobrang cry. Iyak ako ng iyak na sabi ko, wow. Parang ako na rin kasi yung nag-concert. Aww. Pero doble yung sarap. Talaga. Doble yung saya. Buti nga hindi tinuloy ni Carmela yung pangarap kong maging bold star.
Tinuloy yung pangarap mo, bold star yung anak mo. Oo, yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik namin.